Hi, hello po mga ka-traders. Magandang araw po sa atin lahat. Ito nga pala si Sam as a Observers. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po ito sa fundamental base po sa technicals and investment guide. Ito na po ay halimbawa lang po ito sa mga para sa mga baguhan na gustong makakuha ng konting kaalaman. At una, bago po natin malaman kung okay ba ang stock market sa araw na ito, dito po natin makikita. Dito po sa advances at dito po sa declines. Kung halimbawa po ay ang advances ay mataas kumpara sa declines, ibig sabihin niya okay ang market sa araw na ito. So balik tayo dito sa fundamentals at tingnan po natin dito sa investment guide kung dapat ba natin bilhin ang stock na ating napipili. Dito po sa ticker na ito, nakapaloob ang mga company. At nakalagay po dito ang price. At itong price na to ay close price o current price sa alas 3 media ng hapon. At nakalagay po dito call rating at call FV. FV is per value at buy below the price. So hanggang dito lang muna ang ating pag-usapan sa price, call rating, call FV at buy below. At dito po sa inilagay sa call financial, kuhaan po natin ng halimbawa itong BDO. Ito si BDO. Ang inilagay po nila dito na buy below 113. Ibig sabihin, kailangan bili daw tayo mababa pa sa 113. Kung ikumpara po natin sa current price, 148. At dito po sa call FV o fair value, ito po ay pwede nating isipin na ito'y target price. Titingnan natin dito sa current price at saka fair value, na-break na po ito. So, inilagay nila dito na call rating, hold. At kayo na pong bahala dyan mag-isip. Kung sakali lang na gusto nyo ang video at gusto nyo bumili, kayo na pong bahala kung bibili po kayo dyan. Basta, dito sa inilagay ng call financial sa buy below the price, 113. Magkano na ngayon ang current price? Ito, kung isipin, 113, hindi po natin pwede nga bilhin kasi ang sinasabi nga dito, buy below. Kung paglipat tayo sa ibang company na Swiss Banking Corporation o EW, ang EW, ang inilagay po niya dito na buy below, 1240. Kumpara dito sa current price, 1170. Call
rating, buy. Fair value o target price, 1560. So, nasa inyo lang yan kung pwede ba nyong bilhin kung nagustuhan nyo itong SW. Basta, buy below 1240. So, lipat po tayo dito sa technicals. Itong technicals, nilagay po nila dito as of August 22. Balik po tayo saglit doon sa investment guide. Ang investment guide, inilagay po nila as of August 23, 2019. Sa technical, as of August 22, 2019. At dito sa current price, ito price, at saka makikita din natin dito ang support short term at resistance medium term. At mayroon sila dito 52 weeks high, 52 weeks low. From 52 weeks high, saka from 52 weeks low. Trend mode, recommendation, rating initiated. Balik tayo dito sa video. Ang kanilang nilagay dito nga support sa video, 147 short term. Sa resistance, medium term, 142. At inilagay nila dito sa 52 weeks high, 154. At sa 52 weeks low, 106.60. At from 52 weeks high, 4.55% mula sa 52 weeks high dito. Hanggang current price. Itong 52 weeks high, 154. Pwede po natin kwintahin sa 106.60 kung ilan ang average nito. Sinasabi dito sa trend mode, up, at recommendation, hold. At ano po ba inilagay nga pizza? August 22, 2019. Inilagay nila dito as of August 22, 2019. So dito pa lang, malalaman din natin kung dapat ba itong bilhin itong video. Dito sa kanyang support, 147, at ang kanyang resistance medium term, 142. Bakit mataas po dito ang kanyang support kaysa resistance? Dito pa lang sa from 52 weeks high, makikita natin nga negative 4.55. At
makikita mo sa ibang mga stock, may kulay pula. At ito pong kulay itim, meron pong ibig sabihin yan kung bakit kulay itim siya. At sana makuhaan po natin ng idea itong technicals at saka investment guide. Hanggang dito lang muna po itong video na to. Sana nakakatulong po ito ng konti sa mga baguhan. Maraming salamat po.